Ano ang epekto ng mga statins? Ito yung mga atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin. Binibigay ito ng mga doktor for high cholesterol kung meron kayong mga cholesterol problema. So, bibigay natin yung benepisyo nito at ano rin yung possible side effect nito. So, actually, itong mga gamot na to bilang internist, cardiologist, linya ko talaga to. Ito yung pinag-aaralan namin. Marami siyang benefits, pero meron din siyang side effects. So, ang ibig ko lang sabihin, sa tamang pasyente, malaking tulong ito, tuturo natin. Doon sa tamang grupo ng pasyente. Pero, sa ibang grupo ng pasyente, hindi naman siya makakatulong. So, kailangan malaman natin, sino lang ang matutulungan nitong gamot, sino pwede uminom, at sino naman yung dapat umiwas at hindi uminom. So, pag mataas ang cholesterol, alam naman natin, risk yan for heart attack. Like ito, total cholesterol, pag lampas 240 milligrams per DL, mataas na talaga yan. O yung bad cholesterol, LDL, lampas 160, lampas-lampas na yan. So, ayon sa pag-aaral, pag ito yung ugat natin na may nagbabara, na taba, fatty deposit, pag iinom ng statin, ito generic lang nilagay ko tulad ng atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, mas nababawasan yung fatty deposits, mas lumuluwag. Ang trabaho ng statins, binablock niya yung paggawa ng cholesterol ng liver. Okay? Tsaka kahit yung mga kinakain natin, medyo nababawasan niya yung cholesterol level natin. So ito po, sino yung matutulungan? Okay? Sinong grupo ng pasyente yung may benepisyo sa pag-inom nito? Actually, medyo hindi rin ganun kararami. Like, kung ikaw ay na-heart attack na o na-stroke na, ibig sabihin, proven na barado. Barado na yung artery sa puso, isa, dalawa, tatlong ugat, barado na. Eh, wala na tayong magagawa, barado na, kailangan mo na uminom nito. So, kasama nito yung mga aspirin, may statin ka, may gamot ka sa high blood, sama-sama na yan. Yung na-angioplasty na, na-bypass na, eh walang choice, kailangan na. Yung sumasakit na yung dibdib, proven na barado sa puso, yung barado yung paa. Peripheral arterial disease, yung panaglalakad, sumasakit ng paa. Yung may lahi na super taas ang cholesterol. Yung diabetes, actually, at yung mga high risk, medyo matutulungan din ng statin, lalo na kung sa mga lalaki. Mga lalaki kasi mas high risk magkaroon ng heart attack at stroke. So, yun po, pag mataas talaga cholesterol, mataas yung bad cholesterol, pwede natin sabihin baka makatulong sa inyo. Ano pa other risk factors? Risk factors sa heart attack, naninigarilyo, kulang sa exercise, may high blood, may diabetes, overweight, talagang may barado na, may lahi kayo ng heart disease, meron kang kamag-anak na wala pang 55 years old, inatake na sa puso, wala pang 55 na stroke na, ano yon, high risk din yon. Okay? Pag dito natin ibibigay sa mga high risk group, okay, pinag-usapan ko lang po yung high risk group, kung kayo ay babae, edad 30, 40, mas bata pa, wala naman nararamdaman, medyo mataas ng cholesterol, hindi kayo kasali dito. Diba? Hindi kayo high risk eh. So, baka hindi rin makakatulong sa inyo. Pero para sa grupo nitong mga high risk na atake na, na stroke na, yan, ginawa nila sa pag-aaral yan. May dati ng stroke, dati ng may bara, binigyan nila ng statin, ano nangyari? Malaki ang benefit. Sa mga dating na stroke na heart attack, ayan o, 16% hindi na mauulit ang stroke, nabawasan. 35% hindi na na-heart attack. 20% kahit anong bara sa katawan, nabawasan. Malaki yung benepisyo. Ayan o. Pag binigyan ng gamot, ito yung mapula. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. Mas matagal nakainom ng statin, mas hindi inaatake, mas hindi namamatay. Pag hindi binibigay ng statin, mas maaga namamatay. Pero, tulad ng sinabi ko, high risk ito eh. Talagang may bara na siya. Prone na siya magbara. Ang laki ng pag-aaral, oh. 4,731 patients pinag-aralan. Okay?
Pero sa kabilang banda, tulad na sinabi ko, kung kayo ay babae naman, wala naman heart attack, wala naman high blood, nakita lang medyo mataas ang cholesterol. Kasi ang cut-off natin, 200 milligrams per DL. Let's say, ako nga, kung low risk ka naman, wala namang sakit, wala namang, hindi naman overweight, walang diabetes, hindi naninigarilyo, kahit 230 o minsan 235 yung cholesterol, hindi ko pa binibigay ng gamot, diet lang muna tayo. Bakit? Kasi maliit naman chance mo ma-heart attack. Maliit lang naman chance mo ma-stroke. So, bakit kita bibigyan ng pangmatagalang gamot? So, mas gusto natin doon sa high risk. Yung talagang alam mong may barabara na siya, mas panalo ka. Kasi nga, pagbibigay natin sa lahat ng tao, basta-basta na lang, eh, hindi po tama yun. Kasi meron din siyang side effect in a small percentage. Mga 1%, less than 1%, 2%. Kahit mababa yung percent ng side effect, ay kung wala namang benefit, let's say, sabi ko nga, young women na wala namang sakit, eh baka dito pa tayo magka-problema. Ano mga side effect? Tumataas yung liver enzymes. In a few, maliit lang naman percentage, pwede masira yung liver konti. Pwedeng tumaas ang blood sugar. Pero maliit lang, less than 1%. Itong muscle, masakit ang mga muscle, mga 2% yan. Okay, laging pagod. Yan, muscle problem. Yan, liver enzyme, SGPT, SGOT, tumataas. May possibility yon. So, pag naka-statin kayo, at orvastatin, sibastatin, binabantayan din yung liver enzymes na huwag tumaas. Muscle problem, ayan, muscle-related. Diabetes, binabantayan din natin. Ito yung mga risk ko. Yan, liver, muscle, diabetes, binabantayan. Pero may benefit. Ito yung negative, ito yung positive. Ito, actually, medyo complicated to, pero ito yung actual numbers. Okay, bilang cardiologist, inaaral namin. Sa high risk na pasyente, yung pasyenteng, yung malaking chance, ma-heart attack, ma-stroke, nakita mo, ang laki ng benefit niya, 16% less stroke, 621% less bara sa utak, 27% less heart attack, 20% less mamamatay sa heart attack, 25% hindi ka ma-angioplasty, hindi ka mababypass, 25% iinom lang ng statin, di ba? Ang ganda ng benefit sa tamang pasyente. Tulad nga sinabi ko sa inyo, tamang pasyente, doktor nyo magde-decide. Binibigyan ko lang kayo ng guide. Lalaki, diabetic, smoker, may bara na sa puso, overweight, matigas ang ulo, puro matataba, kinakain, high risk yung trabaho, mataas pa yung cholesterol, eh panalo ka, makukuha mo tong benefit. Diba? Pero kung hindi ka naman high risk, maliit na naman ang chance mo, so mas takot tayo dito sa side effect. Pero mababa lang naman eh. Incidence of diabetes, ito 0.1-0.2% lang. Wala pang 1%. Yan, muscle problem, 1-2%. Maliit lang. Liver, wala pang 1%. Hemorrhagic stroke, maliit na maliit lang. Sa brain, hindi sure. So, maliit lang naman ang mga risk. Pero ang point ko, kung sa maraming tao bibigay, ayoko na rin to. Okay? So, tulad na sinabi ko, hindi to shortcut. Kung sakto kayo na babagay, ibibigay natin. Kung sakto na hindi babagay, hindi natin bibigay. Okay? Ano pa hindi po pwede sa buntis, hindi rin binibigay. Pag may liver disease, may muscle problem, ayaw na rin natin. Ito, mga higher risk. Okay, ano natural remedy natin sa cholesterol? Diba? Pwede naman natural remedy. Itong mga natural remedy, yung wala pang heart attack, walang stroke, di ba? Pero kahit naman heart attack and stroke, bukod sa pag-inom ng gamot, kailangan pa rin to eh. Mas healthy, maraming fiber para bumaba ang cholesterol. Exercise, 30 minutes a day, magpapawis. Huwag din sobrang exercise. Maraming isda, omega-3 fatty acids, maganda yan, pampababa ng cholesterol. Ito iwas sa baka at baboy. Diet, exercise, weight loss, very important ha, stop smoking. Kasi yung mga naninigarilyo, mas madikit yung bad cholesterol nila.
bas dumidikit sa artery. Itong high fiber foods, very important. Oatmeal. Oatmeal, bababa cholesterol mo ng 10%. Monggo. Yan, okra, ampalaya, kangkong. High fiber, napakaganda, bababa ang cholesterol. Pero, lilinaw ko ha, makukuha mo ang benefit ng high fiber para bumaba ang cholesterol kung iinom ka ng maraming tubig. Pag kumain ka nitong high fiber, kailangan kasabay mo maraming tubig. 8 to 12 glasses of water in a day. Bakit? Hindi ka pwede kumain ng masyadong high fiber na walang tubig. Madi-dehydrate ka. Titigas to sa dumi mo. Diba? Hindi maganda. Maraming fiber, maraming tubig para paglabas sa katawan, mabilis. Parang ma-flush out yung cholesterol. Para siyang walis eh. Binawalis yung mga dumi sa katawan natin. Avocado, okay rin. May healthy oil. Itong mga carrots. Garlic, pwede rin. Nakakababa konti ng cholesterol. Green tea, maganda rin. Green tea, black tea, oatmeal, tulad na sinabi ko. Sa prutas, yung may fiber. Apple, may pectin. Pears, yung balat, saka yung apple. Banana, konti, okay lang. Strawberry, maganda rin. Nakakababa din ang cholesterol. Okay? So, maganda ito kung binigay ng doktor, tulad na sinabi ko, kung high risk kayo. Pero kung hindi naman kayo high risk, di try nyo muna itong diet changes, exercise, sapat na tulog, sapat na tubig, baka bumaba na cholesterol mo, hindi mo na kailangan uminom nito. Oras na magkaroon ng side effect, ipapaalam sa doktor kung sumasakit yung mga muscle, baka bawasan yung dosis, baka itigil yung gamot. Okay? Pero syempre, lagi ko sinasabi, ang final say ang doktor ninyo. Siya pa rin magsasabi kung itutuloy or hindi itutuloy yung gamot. Okay, yung akin payo lang. Ito yung mga statin na available, atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin, fluvastatin. Maraming mga dosis. Usually ako low dose lang binibigay ko. Medyo mababa lang. Kung makokontrol na ng low dose, okay na yon para bumaba-baba yung total cholesterol. Maraming salamat po.